Ano po yung plano naman? Ano, NPD 9073. Kino-confirm ko lang po kung siya nga talaga. Opo, siya nga po. Okay, salamat sir! Opo, opo. Okay po. Yung OM na-identify ng police. Pero sa Court of Justice, anuhin ko yan. Ate, sa ayon, mo? Oo. O sige, in which case attorney, ano to, sorry ha? Yun po, meron po kasing nangyari aksidente po sa amin noong March 4, 2022. Yun po yung habang nakasakay po kami sa motor, na bangga po kami ng isang dilaw na sasakyan. Nakita po niya na dilaw na sasakyan, nakita rin po ng ibang mga rider po kasi nakapaligid po yung mga rider po sa amin. Hinabol po nila yung dilaw na sasakyan na yun, nakita po nilang matanda daw po yung nakasakay nung may bumalik po sa amin. Pero hindi raw po tumigil, dire-diretso pa rin siya ng takbo. Kami daw bumangga sa kanya sa likod, napaka-imposible naman nun. Tapos wala daw kami sa motorcycle, lingin dahil po niya sinasabi. Ito po yung itsura ko nung sa aksidente po. Panyero! Sino? Si Juan Turco? Yes, opo, opo, attorney. May nire-reklamo ka dito eh. Nagre-reklamo sa'yo dito, lalaki. Binangga mo raw sila. Ah, ganun? Ano yun? Anong reklamo? And binangga mo raw sila eh, tapos hit and run daw. You were blaming them for the accident. Eh, nasa motorcycle lane daw sila. Ah, hindi, hit and run. Bakit? Dahil nung binangga ako, ako binangga niyan eh, sa likod, sa right side. Ikaw sa binangga? Likod. Paano nagbinangga? Oh. Anong, sa ano, alam mo yung may motorcycle lane sa Commonwealth eh, no? Oh. Wala sila doon sa motorcycle lane. Ako nando sa ano ng motorcycle lane na sa kaliwa. Why didn't you stop? Nang kasi nakita mo eh, kuwan siya, badly injured yung dalawa na kamotor. Oo, hindi ako umi-stop dahil yung flow ng traffic, tuloy-tuloy, wala akong matabihan sa gilid. Alam mo, attorney, hindi ganun, hindi magandang rason yan. I won't buy that explanation, attorney. Hindi, pakinggan mo muna ako. Hindi ako umi-stop. Dahil nga wala akong matabihan, kaya umikot ako ulit. Balik ako doon sa Commonwealth. Oh, tapos? Ano nangyari? Okay, tapos wala na sila ron. Hinahanap ko, wala na. Kaya, did you go to the police? Ang layo nung headquarters eh. Oh. Inano ko na lang na... Malayong headquarters, di ba? Oo. Di ba, abogado ka, dapat if you're a responsible citizen, a lawyer at that, you should have gone to the police station and I tried to go there the next day. Ano eh, past 5:30 na eh. I tried to go there the next day. At sabi ko, baka may nag-report sa inyo. Wala raw. At pangalawa, yung hit and run na kahit na kung ano, hindi ka tumigil at you didn't stop to... Because I didn't stop, but I went around. Hindi ako umi-stop dahil masisira ang traffic eh. Concerned ka sa traffic pero hindi ka concerned doon sa dalawang tao na nabangga mo? Kasi sa police, hindi sila sumipot nung investigasyon, yung opisina ko. Doon mo papuntahin. Dahil sabi ko sa police, maski... hindi ako may kasalanan dahil nakasakit ako, bibigyan ko sila ng panggastos. Nag-offer ako. Magkano ang offer niyo? 8,000. Una offer niya siya 3K daw kami.
Tapos dinagdagan yung isang libo. Una po niyang in-offer 3K. Tapos sabi po namin, di pwede. Sabi niya, o sige, mag-compute kayo na kung anong gusto niyo. Galit pa nga siya nun, sabi ko, hindi ako nakakapasok. So yung may salary ako. Tapos yung gastos ko sa pagbabalik-balik ko sa hospital, nagtataksi lang po ako kasi hindi ako makapag-commute. Kaya po nag-compute kami dalawa na kung magkano. Nung binigay po namin sa kanya, siya po meron siyang bill nung sa bumagaw niya. Binigay namin sa kanya, sabi niya, hindi niya daw kaya, kaya lang na magdagdag ng 2K. So naging 4K lang kami. Tapos sabi po namin, hindi po namin matatanggap. Kasi ako po, pamasahe ko pa na pagpunta ng ospital yun, pag-grab pa lang, kulang na yun dun sa ilang balik ko sa ospital. Inaayos ko na. Pero hindi pwedeng yung lahat ng ano, ako sasagot. Siguro kung kalahati nun, pwede. We meet halfway. Magkano ba ang sinisingil niya sa kanya? Hey, sir, ito, kamutang po ko sa gamot, sir. Pati yung damage sa motor, sir. Magkano? Say, record kasi sa police. Magkano? Nasa 30 yun, sir. Yung nasaan ako? 30. Sa akin po, 60 kasama yung salary ko. 60, oh. Eh, ang layo, 30, 60, that's 90,000. Ang ina-off, ang binibigay mo lang, katiting. Diyusin mo? Oo. Magkano? 30. Ganun na napakakuripot mo, eh, bugado ka. Oo, ano, hanggang doon lang ako. Hanggang doon? Kung ayaw nila, eh, wag. Di ba idedemanda ka nila at saka tutulungan na, tutulungan diba, namin sila? Hindi, didemanda nila ako, pero hindi nila ma-ano, sila may kasalanan eh. Alam mo, hindi ako nag-damage dyan eh. Siya umano sa akin eh. Wala alam mo, attorney, kahit na anong rason mo, huwag ka pa rin, talo ka sa Court of Public Opinion. Sa Court of Public Opinion, pero sa Court of Justice, aanuhin ko yan. Ah, sasagutin mo? Oo. O sige, in which case, attorney, ano to, sorry ha, tutulungan namin itong mga kuwan na ito. Oo, sige. Tutulungan namin sila. Oo. File natin sa court. Tuloy eh, pinagmamayabang mo yung pagka-attorney mo eh, sige ha? Hindi ko pinagmamayabang. Wala akong pinagmamayabang. Pinagmamayabang ko kung anong totoo. So yun po, gusto kong magpasalamat kay Sir Mon for personally acting on our concern po. And thankful po kami kasi at least kahit paano. Kasi kapag kami po ako mausap ng diretso dun sa kay Attorney Season, alam po namin wala pong mangyayari. Kaya nga po na sinabi ni Sir Mon po kanina, hindi tama po yung ginawa po niya sa amin. Ganun din po. Salamat din po kay Sir Tulfo. Sana ma-action.